Modern house native design half concrete kung saan bahay ng isang guro. Ito ang ating pag-uusapan ngayon kung magkano nga ba ang nagasto sa ganitong bahay at pag-uusapan din natin dito ang mga materials nilang nagamit at kung magkano ang mga ito. Real Pinas nga pala. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. Nag-start po sila sa pagpapagawa sa kanilang bahay noong June 1, 2022. At natapos ito ng third week of June, bali 21 days natapos na po ang bahay na ito. Ang owner ng bahay na ito ay si Ma'am Julie Ann. Siya nga po pala ay isang guro, bali 3 years na po siyang nagtatrabaho. Location ng bahay nila na kung saan ginawa ito ay sa Agusan del Norte, at ayon na ang sukat ng buong bahay ay 16 feet by 22 feet, yung sukat naman ng lot area na kung saan tinayuan ng bahay nila ay 250 square meter. Kumuha sila dito ng isang panday or carpentero at dalawang labor, sumahag po kada araw ang panday nila ng 650 pesos, at sa dalawang labor naman sumahag naman ito ng 350 pesos kada araw, at libre na po yung snacks and lunch nila. Ang design nga pala ng bahay na ito ay makikita natin na may kasamang modern, half concrete half native, malinis po siyang pagkagawa at napakatibay. Ang gumawa naman sa floor plan ng bahay na ito ay yung husband lamang ni Ma'am Julie Ann. Sa mga materials naman nilang nagamit, unahin muna natin dito sa pinaka-concrete, nakagamit sila ng 500 pieces hollow blocks. Ang per pieces naman dito ay 12 pesos ayon nga sa kanilang lugar. Sa bakal naman na kung saan tinawag itong kabilyo, nakagamit sila dito ng 35 pieces. Ang per pieces naman dito ay nabili nila sa halagang 200 pesos. Sa semento naman nakagamit din sila dito ng 40 bags at ang per pieces nito ay 260 pesos. Ang sa buhangin naman po naka-order sila dito ng isang 10-wheeler truck at nakagastos nga sila dito ng 6,500 pesos. Dito po pala sa trusses nila ay kahoy po ang kanilang ginamit dito. Ang sa roofing naman po nila ang ginamit din nila dito ay corrugated roof. So ayun na guys, nakabili sila dito ng Euro 35 pieces kasali na po dito sa terrace nila hanggang dun sa kanilang kitchen area. Ang per pieces naman dito sa Euro na bili nila sa halagang 490 pesos, ayun po sa lugar nila. Ito na nga po ang bahay na lagyan na po nila ito ng varnish. So ayun nga po guys, nakagamit din sila dito ng amakan na kung saan ito po yung ginamit sa dingding nila. Nakagamit din sila dito ng plywood, ito rin yung ginamit nila sa pag-double walling sa bahay. Ayan nga po, makikita natin na tapos na rin itong napinturahan sa loob na kung saan kulay green po na pintura pinalagay nila dito. Sa pintuan naman po nila nakagamit sila dito ng kahoy at plywood, pinagawa lang po nila ito. Ang bahay na ito ay may 5 pintuan kasama yung CR nila, front door and back door, at sa dalawang bedrooms. Sa bintana naman po nila nakagamit sila dito jalousie, bali may 7 po itong bintana. Nakagastos naman sila ng 14,500 pesos dito lahat sa kanilang bintana or window. So ayun nga po, may 2 bedrooms ito, living room, kitchen area, dining area, toilet and bath. So ito na po guys ang buong nagastos sa bahay na ito ay 200k pesos including na po ang labor and materials. At kasama na rin po sa 200k budget nila yung gamit nila sa loob ng bahay. May sukat nga po ang buong bahay na 16 feet by 22 feet. Ayan nga po, congrats kay Ma'am Julie Ann sa kanyang bahay na nakaka-inspire, at sa lahat ng viewers ay maraming salamat po at sana makakatulong itong design na ito. If ever kayo naman ang magpapagawa ng native house, so dito lang po ang ating video. Once again, maraming salamat po.